guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng salary loan and contribution sa SSS. Gamit lang po ang isang application. Okay? At kung gusto mong malaman kung paano magbayad ng salary loan, just keep on watching! Okay guys, pumunta lang po kayo sa website ng member.sss.gov.ph. Okay? At dapat meron na po kayo ditong account. Maglalagin po tayo gamit ang inyong mga personal account and password. Okay? Kapag po nakapag-login na kayo, i-check nyo po ang inyong RTPL-PRN. Okay? Dito po lumalabas yung ating salary loan. Kung magkano po yung binabayaran nyo monthly. So, sa PRN po, ay ito po yung pinaka-PRN natin. Ito po yung salary type. And yung date, and then yung ating outstanding balance, at ito po yung pinaka parang interest, yung 2.08. Okay, so meron po akong outstanding balance ng 251.48 pesos, at ilalagay ko po yan dito sa amount to be paid dahil ito po ay babayaran ko na. Okay, so pagkalagay ko po dito ay isi-save all po natin. Kiklik niyo po yung save all kasi pwede naman po siyang baguhin. Okay? So, ito pong PRN, pag kinilik po natin itong PRN. So, ito pong PRN, pwede po tayo dito magbayad sa bayad center. At ito po yung ipiprint out lang po natin. At kung wala naman po kayong mga printer, ay pwede po itong isave at ipaprint sa labas. Okay? Ito naman pong payment reference number. Ito rin po yung PRN kung saan nagbabayad tayo ng contribution. Okay, ito pong generate PRN, pwede po tayong mag-generate ng PRN natin kung ano po yung ating members, kung ano po yung ating babayaran. For example, itong membership type, meron po tayong voluntary and OFW. So, pipili lang po kayo dyan kung anong type po ng inyong binabayaran. Kung kayo po yung OFW, babayaran nyo po OFW. Kung nandito naman po sa Pinas, is voluntary. At kung meron naman po kayong employer, si employer na po ang magbabayad nun. Okay? So, dahil po ako ay isang voluntary member, ang gag-click ko po ay voluntary. At ilalagay ko po yung date, kung anong date po yung aking gustong bayaran, at ang anong pong year ang aking gustong bayaran. Okay? Meron po yung from and to. And then sa contribution, i-select nyo po yung premium kung magkano po yung inyong monthly na babayaran or kung magkano po yung gusto nyong bayaran. Okay? And then submit request. Pagkakinilik nyo po yun, lalabas na po yung inyong pinaka-PRN. At ito po yung PRN ko, ikakopy nyo lang po yan. Ito pong pinaka-importante na ikakopy nyo po yan kapag magbabayad po kayo sa online. Okay? Pag kinilik natong itong pay, pwede to tayo magbayad sa management. Tayo mga choices, pwede po tayo magbayad sa PayMaya, sa online banking, pwede rin po. So now, magbabayad po tayo. Nakopy ko na po ang aking PRN at saka dito po yung RTPL sa aking salary loan. Nakopy ko na rin po. Ang babayaran ko po yung dalawang yon. Okay, so ayan. Kita niyo po at meron po po akong balance na 251.48. So ito, babayaran na po natin siya at maglalag out na po tayo. Okay? Okay guys, at nakturo ko na po sa inyo kung paano mag-generate ng PRN. Okay? So ngayon, magbabayad naman tayo. Gagamitin natin ang ating cellphone at ang application po na gagamitin natin sa pagbabayad ay ang GCash. Okay, dapat meron po yung GCash account at yung po ang ating gagamitin na pambayad. Okay, first punta po tayo sa ating GCash app. Mag-login lang po tayo at i-open po natin. Okay? Sa GCash app, click po natin itong pay bills. Yan. Sa pay bills, hanapin po natin yung government. Ito, government. So, government, hahanapin po natin ang SSS PRN. Okay? Click po natin sa SSS PRN. Ayan. At kagaya po kanina kung anong type ng ating babayaran, PRN. At ito po ang pinaka-importante, dapat po ay hindi po kayo magkakamali sa paglalagay ng PRN digit number at saka yung letter. Dahil mas nagkamali kayo, sayang naman yung binayad nyo. Okay? So, lalagay na po natin ang ating PRN. And then, ilalagay nyo po yung amount kung magkano po yung babayaran nyo. And then, ako po ay voluntary contribution. Tapos, lalagay nyo rin po yung inyong email address. So, select na po natin and confirm. Okay. So, pagkatapos po nyan, atin lang po isi-save dahil ito po ay ating resibo. Ayan, nakatunayan tayo po ay nagbayad. Okay, next. So, nagbayad na po ako.
Next, babayaran ko naman po yung aking salary loan. Binayaran ko na po yung contribution ko. And next, yung salary loan ko naman po. Pay bills po ulit tayo. Ganun po ulit ang process. Government. At hanapin natin si SSS PRN. Si PRN. At ilalagay naman po natin dito yung PRN ng salary. Okay? Salary loan naman po. Is voluntary contribution. At yun na nga po, at nakapag-generate na ako, nakapag-pay na po ako ng same process kung paano ko binayaran yung contribution, ganun ko rin po binayaran yung salary. At i-double check po natin sa aking account kung pumasok na nga ba ang aking binayad. Okay? Okay guys, at maglalagin ulit tayo sa aking SSS. Okay guys, at naglagin ulit ako sa aking SSS at i-double check natin kung pumasok na nga ba yung binayad natin na SSS loan and contribution. Okay, ito yung RTPL o yung PRL ko kanina. So nakita po natin na wala na tayong error na po siya. Ibig sabihin nabayaran na po at wala na po akong pending na salary loan. And te-check naman po natin dito sa payment references at kung pumasok na rin po siya ay wala na rin po akong PRN na nakalabay dito. Ibig sabihin, nabayaran ko na po siya. At punta tayo sa inquiry, contribution. Ayan. Sa contribution, makikita po natin dito kung pumasok na po. So, ayan, 2021 April po yung month na binayaran ko at pumasok na nga po yung binayad ko kanina. So, tingnan naman natin ang sa loan. Okay, so ito po, ayan po yung kaninang binayad ko na 251.48. So, pumasok na nga po siya sa aking account. At ayun nga po guys, nakita po natin kung paano ko pinaraces at kung paano ko binayaran ang aking SSS salary loan and contribution. At kung may natutunan kayo sa video na ito, just give me a like, subscribe, and click the notification bell. And thank you for watching guys!